tinanggal natin yung kabinet dito. Diba dati may kabinet na lagayan ng aking mga basahan. So, tinanggal ko at inilipat ko doon sa likod. So, pinalit ko dito yung plant stand at lalagyan natin ng mga halaman dito. So, ayan, makalat pa ang ating garden. Ayan. So, ayan guys, natapos din ang ating ginagawa. So, yan, nawala na yung cabinet natin dyan na mga lagayan ko ng basahan. So, andoon na siya sa likod. Ayan, nilipat ko na siya dyan. Ayan, pinaliitan ko. So, dito, wala ka nang makikita ang cabinet. Puro na lang halaman. So, yan. So, ipapakita ko sila sa inyo kung ano-ano yung mga halaman na nandito. So, before natin umpisahan yon, sa mga bagong bisita pa lang dito sa ating channel, maraming salamat po sa pagbisita at sana magustuhan nyo ang video natin at mag-like kayo, mag-share and subscribe at i-hit na din ang notification bell para updated kayo kung may bago tayong video na i-upload. So, ayan guys, nilipat ko dito yung dalawang layer ko na plant stand na kagaya nun. Dati yung plant stand na yan, doon yan sa kabila. Yung pinaglagyan natin ng mga caladium dati. So, nilipat ko siya dito. Yan yung pinalit natin sa cabinet. So, yan. Ang unang halaman na nandito ay ang ating fern. Ayan guys, yung ating hindi ko alam kung rare na fern ba to. So, yan. Ang ganda-ganda. Dati isang pot lang meron tayo guys. So ngayon, dalawa na dahil binigyan na naman ako ni Papa ng isa pang pot. So ayan, dalawa na sila. So tingnan nyo naman ang dahon niya guys. Oh, sobrang ganda talaga. Ayan oh. Nakaka-in love talaga. Guwapa kayo. So ayan, dito ko nilagay. Kasi pag hapon dito, hindi na sila mainitan sila dito mga bandang alauna to alas 2 lang. Pagka 3 PM wala na, doon na lang yung masyadong init dito kasi na pwesto. Matatabunan yung sikat ng araw sa ating bamboo. Ayan, mahaba na kasi yung bamboo natin. Na halaman na nandito ay itong si Calathea. Ayan, na dati namatay na to, pinabayaan ko kaya tumubo ulit. So ayan siya. Dito sa baba ay itong si Boston Fern. So ayan, yung nilagay natin sa loob ng bahay, dalawa yan sila. Yung isa nandoon. So ayan, si Boston Fern. So dito ko muna sila nilagay kasi doon sa loob medyo nang lagas yung mga dahon nila. So sunod, itong si Maring Jinky. Yan, yung gabi ni Jinky. So, yan, si Alocasia na variegated. So, yan, dyan ko nilagay. Sunod, itong si ang ating fry deck na hindi ko alam kung bakit nagkaganito yung dahon niya. Ayan, ito yung mama sa lahat ng fry deck natin. Hindi ko alam guys kung anong nangyari, na sobrahan ba ng init o hindi naman siya mainitan dito kasi dati nilalagay ko sila dyan sa ibabaw ng cabinet dito kasama ni Maring Jinky. Ayan, so yan lang naman ang hindi ko alam kung bakit. Yung anak naman niya, okay naman yung anak niya, hindi naman siguro sa katandaan na siguro, hindi ko alam talaga. Ayan, tapos sunod itong si tobacco plant. Ayan, dati nilagay yan doon. Doon niya nakalagay. At saka kasama nitong si lemon lime na rubber plant. So ayan, nilipat ko sila dyan muna. Tapos sunod, itong si philodendron burly marks. Ayan, si philodendron burly marks. So ayan, dyan siya. Tapos dito sa taas, ayan, hindi ko alam kung anong pangalan. Tinatawag ko man to siya saging-saging. Ayan, hindi ko alam kung anong pangalan niya. Tatlo yan silang tinatawag ko na saging-saging.
ito. Ito yung, ayan yung una, tapos ito, at saka ito pa. Ayan, para kasing saging yung dahon nila. Ayan o, kaya tinatawag ko silang saging-saging. So, ayan. Tapos sunod, yung nandito, si Philodendron Golden Dragon. So, ayan. Dyan ko siya nilagay. Dalawa yung Philodendron natin. Yan, at saka yung nakuha, yung pinopropagate natin. Ayan, maliit pa siya. So, ayan, dyan siya. Tapos, sunod, itong si Monstera Deliciosa natin. Dati sa terrace ko to nilagay. So, nilipat ko na naman siya dito para mas, para may marami siyang kasama. So, ayan, kasi ilang linggo na yan sa akin. Hindi pa siya nanganak. Ayan, tatlo pa din yung dahon niya. Yung kasama kasi niyang rubber plant, yung ruby na rubber plant, ayun, madami ng dahon na, marami ng bagong dahon. Ayan, o, lumabas na yung maraming bagong dahon niya. Ayan, pero yun, hindi pa nanganak. So, ayan, nilipat ko siya dyan para maging happy siya kasi marami siyang kasamang mga halaman. So, yung katabi naman niya, yung bigay ni Ate Lina sa akin na fortune plant ba to? Ayan, pero hindi ko pa siya nalipat ng pot. Takot kasi akong tanggalin siya dyan, baka pag tinanggal ko, mamatay. So, dyan na lang muna siya. Hindi ko alam kung anong gagawin ko dyan. So, ayan. Tapos dito, ayan, si Philodendron Gigantum. Ayan, si Gigantum. Tapos sunod, itong si napakalaking, ayan, sobrang laki na niya. Itong si Philodendron Orlando ba to? Ayan, oh, sobrang laki ng dahon niya, oh, guys, oh. Grabe, ang haba ng dahon niya, oh. Ang laki-laki na niya. Ayan, ilagyan natin ng pole. So, ayan siya, dyan siya sa gilid. At itong dito naman, si Diffenbachia. So, ayan, si Diffenbachia. At dito sa baba ay ang ating feed leaf. Ayan, medyo malaki na siya. At ito na yung bagong dahon niya, dalawa. Meron pa pala doon sa baba. Ayan, ito, bagong dahon niya din to. So, ayan. Tapos, yung katabi niya ay sa baba, yung si Syngonium. Tapos, may tinago ako dito na galing to sa loob ng bahay. Nilabas ko muna dahil para mainitan siya. Ang ating succulent. Tapos, ito si Boston Fern. At sa ilalim, ayan, variegated na halaman na hindi ko alam kung anong pangalan. So, ayan, oh, ang ganda-ganda niya. Tapos, dito, ayan, ang ating lemon lime na rubber plant. Ayan, medyo lumaki na siya, madami na siyang bagong dahon. So, ayan, ang ganda-ganda ng kulay niya. So, ayan. Tapos, ito, si saging-saging. At ito, si ano to. Hindi ko alam kung Orlando ba din to, guys. Ayan, kasi parang tingnan nyo yung dahon niya, oh. Magkapareho, pero maliit lang to. Ayan, oh, maliit pa lang. Siguro pag lumaki, magiging ganyan. Hindi ko alam. So, ayan. Tapos dito, hindi ko alam kung anong pangalan. Kasi dati may nag-comment dito sa video natin, isa sa mga video natin na Stairway to Heaven daw ang pangalan nito. Pero may isa din nag-comment na hindi daw Stairway to Heaven ang pangalan niyan. Hindi ko alam kung ano talagang pangalan niyan. So, ang ganda-ganda kasi ng kulay niya, guys. So, ayan, napakaganda. Tapos, dito, ayan yung katabi niya, isa pang saging-saging. Sa akin lang galing yung saging-saging, guys, ha. Pinangalanan ko lang sila ng saging-saging. So, ayan, ito si Frydeck, yan yung anak niya. So, ayan. So, dito naman sa baba ay ang ating tatlong bromeliads. Ayan. Isa, dalawa, tatlo. Ayan, yung nabili natin sa Tagum. Ang ganda nito, guys, oh. Pula yung ano niya dito. So, ayan, tatlo. Tapos sa baba, itong si Dragon Tail. So, ayan, si Philodendron Dragon Tail. Tapos, ito si Golden Dragon. So, yun lang naman, guys. So, ayan,
Ganyan yung hitsura nila. So yan, wala na yung cabinet dyan. Parang lumawak siya. Kasi dati kasi ang laki ng cabinet ko dyan, yung mga lagayan ng mga basahan. So yan, pinalit natin yung plant stand. So yan, masaya naman siguro sila dyan dahil ang dami nila. Ayan, tapos dito naman sa gilid. Ayan, pag dito naman. So dito ko nilagay yung, kasi dito banda hindi talaga sila maarawan kasi nasa ilalim sila ng bamboo. So yung mga maarte na mga halaman dito ko nilagay. Kasi kahapon tinry kong ilagay yan, si Orbifolia at saka si Mosaica doon. Tinry kong ilagay sila doon. Nakita ko kasi mga bandang alauna, alas dos, natatamaan ng araw dyan. So, baka hindi nila magustuhan kasi sobrang init yun. Alauna, alas dos na init. So, nilipat ko sila dito. So, andito na sila. So, yan. Ito yung si Squamiferum na nabili natin sa Santa Cruz ng cuttings. So, ayan na siya. Ayan. Ito na yung bagong dahon niya. So, ayan, si Orbifolia. Sa wakas, nagka-Orbi din tayo. Ayan, ito yung binalikan ko sa San Agustin Garden. Kasi, gustong-gusto ko talaga to. Nakita ko kasi to doon sa unang punta namin doon sa San Agustin. Hindi ko muna siya binili. So, maganda kasi doon, guys. Kasi, ayun na, madami na siyang puno. Ayan o, sa isang pot madami ng puno. Dati, nung unang punta namin doon, 900 to. Yung original daw talaga nitong price ay 1,300. So, nag-sale sila, binaba ng 900 hanggang naging 800. So, ayan, 800 na lang ang bili ko niyan sa wakas. Nagka-Orbi din tayo at sana hindi siya mamatay. So, ayan. Kaya, nilipat ko siya ng, ayan, nilipat natin siya ng magandang pot na medyo malaki. Ating Calathea Mosaica. So, ayan guys, sobrang lush na. Ito yung pinagkuhanan natin ng pinapropagate natin. Ayan, dumami na naman yung mga bagong dahon niya. So, ayan, nilipat din natin siya ng pot, yung in-order natin sa Lazada. Ayan. Tapos itong si, andito din si Anthurium. Ayan, hindi ko lang alam kung anong klaseng Anthurium to. Ito ba yung Magnificum? Ayan, kasi ang daming klase ng Anthurium. Baka kung anong sabihin ko, mali. So, ayan. Ito yung nabili natin sa Jensen na grabe, 50 pesos lang yung bili ko nito, guys. Pero yung hitsura naman niya dati, sobrang pangit kasi isang dahon lang, ay dalawang dahon lang ata yon, tapos punit-punit pa yung dahon. So ayan, gumanda na. Ayan, gumanda na. Ito oh, ang laki ng dahon niya. Talagang masaya na ako dito sa halaman na to. So ayan. At nandito na din nakalagay ang ating yan, yung nabili natin sa Kawa-Kawa na humalumi naman daw ang ano nito, pangalan. So yan, madami din kasing klase na humalimoy na, pero hindi ko lang alam kung anong pangalan nito na ano. So yan, at tapos andito na din ang ating maidenhair fern. So yan, si Aling Maiden andito, at sa baba si spider plant na ayan, medyo lumago na. Grabe, tago ko nitong halaman na to kasi ang bilis masarap kasi to kagatin ng mga hindi ko alam kung anong nangangagat. Ayan. So ngayon parang wala nang kagat. So ito, sunod itong si Mayoy natin. Ayan na, nalipat na, transplant na natin. Nalipat na natin sa pot na maganda. So, ayan na siya, si Mayoy. At may bago na siyang pabukang dahon. So, ayan. So, yan.
Diyan ko sila nilagay at yung mga nandoon ay yun pa rin, yung mga San Francisco natin, yung lumalaban sa init ng mga halaman na yan. Kasi diyan banda, sobrang init kasi walang masyadong ano diyan, walang bambu kasi diyan na makaharang sa init. So dito lang kasi yung bambu natin dalawa. So ayan, paghapon talaga, grabe talagang init diyan at saka dito. So ayan. Yung mga nilalagay ko naman dyan, hindi naman sila nasusunog. So ayan, binabantayan ko sila kung may masunog bang dahon, wala naman. So ayan, dyan ko sila nilagay. Hindi palang fern na yan. Ang tawag niyan sa amin doon sa Bohol, lukdo. Hindi ko alam kung anong tawag niyan dito. So, dati kasi pinatong ko siya dito sa may kabinet dito. Hindi ko siya mahanapan kung saan ko siya dapat ilagay kasi sobrang haba ng dahon niya. So, wala akong makitang ibang ano, pinatong ko na lang siya dyan. So, ayan siya. So, maganda naman siya dyan. Ayan. So, ayan na. Yan na yung hitsura ng ating mini garden. So, wala na tayong makikitang cabinet dyan. So, may balak akong maglagay ng coffee table dyan. Or di kaya duyan. Medyo mahal yon, pag-ipunan muna natin. So, ayan. Lang muna, kahapon dyan kami naglagay kami ng banig dyan. Dyan kami natulog. Ayan, maganda kasi dito kasi hangin. Ito na lang muna guys. Maraming salamat po sa panunood. At sana mag-like kayo, mag-share and subscribe. Maraming salamat po. Ang Pink Kanunay.